Hindi langis kundi tinatayang 300 metric tons ng molasses ang tumaga sa Sagay Feeder Port sa Negros Occidental. Ang posibleng epekto nito sa kalikasan sa report ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nangingitim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port sa Negros Occidental. Ayon sa Philippine Coast Guard, napansin ng mga tauhan ng pantalan ang pag-itim ng tubig sa paligid ng MT Mary Queen of Charity umaga kahapon habang nagkakarga ng molasses mula sa truck papunta sa barko. Tinatayang 300 metric tons ang tumagas na molasses sa dagat. Nagkasana ng containment at recovery operations ang PCG kasabay ng water sampling. Hindi na sa mulyong sang molasses na madagdag. Organic mo sa mismo. Hindi masaya kwan. Hindi siya chemical. Subong niya, contained na kaya diluted na siya. Hindi na siya kahalit sa palibot niya. Sa inisyal na assessment ng PCG, human error ang nangyari dahil base sa inspeksyon, walang indikasyong may butas o nabangga ang barge. Nakausap ng PCG ang kapitan ng barge at hininga na ng marine protest. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang may-ari ng barge. Marine pollution certificates na no, safety documents are all updated. It's a compliant vessel. Nakikipag-ugnayan na rin ang Coast Guard sa lokal na pamahalaan ng Sagay. Kaninang umaga, muli nagsagawa ng inspeksyon ang Sagay Marine Reservation at PCG. Nakitang wala namang pinsala sa marine life. Ayon sa Sagay Marine Reservation, makapipinsala lang sa isda at iba pang marine life ang molasses kung concentrated ito oras na mahulog sa tubig. Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.